yung asawang kasama sa gawain ng Panginoon, payapan ang puso mo dahil ang tunay na kapayapaan Amen. Ay ang ibinibigay po ng Panginoon. Una, He gave us peace. At ano pong katangian ng kapayapaan ito? Peace that eliminates fear. Sabi po dito sa John 14:27, sa dulo, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Bakit? Kaya payapaan ang aking ibinibigay sa inyo. Yun po yung unang inialok ng Panginoon. Takot yung mga alagad, pero sabi ng Panginoon, peace be with you. Nang sinabi ng Panginoon yung salitang peace be with you, gustong sabihin ng Panginoon, nais kong alisin ang takot ng iyong puso. Kaya kung ang kapayapaan ng Panginoon ang nasa puso mo, anong bagay sa mundong ito pwede mong ikatakot? Matatakot ka ba ng edad mo ay malakpas na sa kalendaryo, sa bingo na lang papasok? Matatakot ka ba sa kinabukasan ng iyong buhay? Hindi naman kapatid. Bakit? Kasi power ng Panginoon ang ating bukas. At kung ang ating puso ay puno ng kapayapaan, nag-aalis ng takot, ano man ang sitwasyon, pwede mong sabihin, this is the day that the Lord has made. Ikalawang katangian ng peace na ito, mga kapatid, ay peace in our own souls. We are no longer living with guilty conscience. Peace in our own souls. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi na tayo nabubuhay sa guilty conscience natin. Ang ganda kasi nito, kaya nga sabi ko sa inyo, sumama tayo sa pag-upo ng mga alagad na ito, nang inialok ng Panginoon at sinabi, peace be with you. Ano pa ang isang pagkatakot ng kanilang puso? Kung bulig na buhay ang Panginoon, iisipin nila na sila po'y babalikan. Bakit? Kasi nung panahon na nagdurusa ang Panginoon, tinalikuran nila. Si Pedro, tatlong beses niyang itinaktwa ang Panginoon. Siyempre, narin yung guilty conscience. Kung nabuhay ang Panginoon, sigurado kami, papagalitan kami, pagsasabihan kami. Pero mabuti't mabait ang Diyos na ating kinikilala dahil sa kabila ng ating pagkukulang, sinasabi pa rin ng Panginoon, sumaiyo ang kapayapaan. Diba? Mahirap kong mabuhay na may atraso. Mahirap na mabuhay na alam mo may mga taong naiinis sa'yo dahil nakagawa ka ng pangit sa kanila. Pero kung yung taong nagawan mo ng pangit ang nagsabi sa'yo, sumaiyo ang kapayapaan, iba yung dating sa puso mo. Nawawala yung guilty conscience. Kaya nga, nang muling mabuhay ang Panginoon, hindi pinalikan ng Panginoon ang ating kasalanan. Ang inialok sa atin ng Panginoon, mabuhay tayo sa buhay bunga ng kanyang pagkaligtas sa atin. Amen. Minsan, hindi ba, mag-decide po tayo maglingkod sa Diyos. Maganda tinig mo, nag-decide kang maging choir, nag-decide kang maging preacher. Pero minsan, ibinubulong sa'yo ng demonyo, hindi ka karapat-dapat na maging preacher. Bakit marami kang babae yung dinobo noon? Diba? Hindi ka karapat-dapat maging choir. Kasi, ang dami mong sinabihan, pangit na salita noong unang panahon. Pero nung tayo po'y lumapit sa Panginoon at namingi ng tawad, inaalis ito ng Panginoon, binubura sa atin ng Panginoon. Kaya kung sabihin man ng taong hindi tayo karapat-dapat, pero alam natin, tinanggap natin ang kapayapaan ni Kristo na nagtutulak sa atin na magbagong buhay, gagamitin po tayo ng Panginoon sa kanyang kalooban. Kaya, Saturday group, wag mo nang hintayin maging banal na banal ka bago ka maglingkod. Kasi hindi ka makapaglingkod kapag yun ang nasa isip mo. Maglingkod ka lang kung anong bagay na panawagan ng Panginoon, yung laki ng iyong pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon, simulan mo ng paglilingkod sa Kanya at mararanasan po natin araw-araw
yung kalakasan ng puso na ibigay sa atin ng Panginoon. Ikatlong katangian po ng peace na ito, ng kapayapaan ito, peace that eliminates fear. Peace in our own souls. We are no longer living with guilty conscience. At ang letter C, peace that brings gladness or does not limited in our circumstances. Basahin ko na lang mga kapatid, sabi po dito, pagkasabi nito ay pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagihirap. Tuwang-tuwa ang mga lagad nang makita ang Panginoon. Pansinin ninyo yung verse 20, yung 19, andun talaga yung matindi nilang pagkatakot. Pero pagdating ng 20, yung takot ay napalitan ng tuwang-tuwang salita o kagalakan mga kapatid. Ibig sabihin ng kapayapaan galing sa Panginoon, ito ang magdudulot talaga sa atin ng tunay na kagalakan ng buhay. At ang kagalakan ito, hindi po limited sa sirkunstansya ang aking pinagdaraanan. Hindi ba? Katulad ngayon, malamig ang ating kinalalagyan. Hindi ba ina-enjoy mo yung ginawa? Bakit? Kasi sa labas, mainit naman. Di ba, habang giniginaw tayo dito sa loob ng simbahan, ini-enjoy na natin. Kasi iniisip natin sila doon, paypay ng paypay, samantalang ako nakahalukip-kip dito. Ganun lang ang buhay, mga kapatid. Kapag mayapa ang puso mo, mainit at malamig, mayapa ang puso mo at masaya ka sapagkat alam mo, may Panginoon na nagsasabi sa iyo, umayapa ka, yan po ang unang regalong ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. He gave us His peace. Ikalawang regalo, mga kapatid, sa Panginoon. Sabi po ng verse 20, chapter 20, verse 21, sinabi naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo kayo. Jesus gave us His mission. Ang ikalawang regalong ibinibigay po sa atin ng Panginoon ay ang kanyang mission, mga kapatid. Jesus commissioned them to be His representative. Ang tawag po sa aming mga preacher ay ambassador of Christ. Diba? Tayo ay ambassador ng Panginoon. At ano po ang ating ginagawa, mga kapatid? Upang ihayag ang kabutihan ng Diyos. Isipin niyo ito, ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat, binigyan ka ng misyon na ang kanyang kabutihan ibahagi mo sa iyong kapwa. Amen? Lahat po nang tumatayo dito, mga kapatid, ay blessing sa gawain ng Panginoon. Ngayon, yung mga kapatid natin na nasa media, mga bagong-bago po yan, mga kapatid. Kumbaga, nagsisimula palang ibigay at mag-aral upang magamit itong pag-ahiyag ng salita ng Diyos. At alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, hindi lamang dito sa atin sa loob ng simbahan, kundi sa mga malalayong lugar na nakatunghay po sa atin sa virtual fellowship. Isipin ninyo, yung forma pong ito, hindi ito makikita sa Finland kung wala po yung mga media natin. Kaya lang minsan, eto nga, wasak lang, kapag nagkamali lang sila ng konti ang ipinakita yung logo, marami na agad magre-reklamo. Ano pa naman yung mga media, nakatulog yata? Bakit yung noon ng preacher ang pinakikita? Pero kasama yun mga kapatid eh. Kaya nga kayo pong nanonood sa virtual fellowship dito sa Hong Kong, kung hindi man ganon ka-accurate pa, ipanalangin po ninyo sila. Kayo ang nakapagbibigay ng katatagan upang maglingkod. Gayun din po, di ba? Yung mga kapatid natin sa lecture and commentator, nagsisimula po sila ngayon mga bago. Pero mag-inspired kayo mga kapatid sa Panginoon.
Ganyan po ang misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Nung una kong tumayo sa gawain ito, marami po akong mga word na sinasabi, pati ako natatawa sa sarili ko eh. Kasi mali-mali. Pero salamat ko lang habang naglalaon kasi niyakap ko yung mission ng Panginoon. Wala pong nagsimula sa paglilingkod na mahusay na. Amen. Ang mga kwal natin, lakas lang ng loob ang kailangan nung unang panahon. Pero ngayon, tingnan ninyo, inayos ng Diyos ang kanilang boses. Kaya pagkatapos ko sa inyo mga tender, minsan ito yung aming karanasan. Kung kailan ka natatayo para mag-preach, saka naman tumakati ang lalamunan. Ganun din yung mga choir natin. Kung sino po yung mag-MC mga kapatid, habang tatayo ka rito sa pulpito, hindi mo maintindihan kung maiihig ka o pupunta ka lang siya. Pero alam nyo, kapag pinampanan po natin yung panawagan ng Panginoon, kahit nakikita natin yung ating kahinaan, may kalakasang pinigilig. Kaya lingkod lang mga kapatid, kasi regalo yan ng Diyos. Amen. Madalas ko po itong sabihin, kahit tayo mga workers, hindi tayo ang pinakamaganda sa Saturday group. Hindi rin tayo ang pinakamatalino sa Saturday group. Pero tayo ang pinagkatiwalaan ng Diyos na maging workers, mga awit, manggagawa sa gawain ng Panginoon. At kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, huwag nating piguin ang Diyos na nagtiwala. Na umaayos ng ating sound system, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Huwag nating piguin, mga kapatid. Ano mang tulong sa gawain ito, kayong nagbibigay po ng tithes, hindi man kayo marunong mag-preach, pero na ipagpapatuloy po ang evangelization mission. Bakit? Yung inyong iniahandog sa gawain ito, ginagamit ng Panginoon po upang ihatid ang mabuting balita. Amen. Kasi, ang preacher, hindi naman makakarating dito kung isasakay ng aeroplano. Hindi po ba? At hindi naman pwedeng sabihin sa airlines na libre kami dahil preacher kami. Baka itulak pa kami palabas ng aeroplano habang nasa itas. At kung may preacher man na natutong sumakay ng walis, hindi niyo naman tatanggapin na mag-preach dito sa sayo at lumating dyan sa pipintuan. Dahil lang isasabihin, ano ba itong dumating sa akin? Pangangaral, umapukulang. So, tulong-tulong tayo mga kapatid. Yung pagdalin nyo sa gawain ito, magkaroon kayo ng design na yung mission ng Panginoon may pagpatuloy sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya. Amen. And thirdly, mga kapatid, ito yung ating celebration para bukas. Una, sabi ko sa inyo, He gave us His praise. Ikalawang regalo na binibigay ng Panginoon sa kanyang mga followers, Jesus gave us His mission. At ang ikatlo,